aking buhay. Kaya, kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga susunod na mga video. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang trending at matunog na usapan sa mga motor group na ang Rusi RFI 175 na sabi nila tinatapat daw nila sa NMAX, sa mga ADV, sa mga ibang malaking scooter. So, titignan natin kung ano nga ba yung mga specs ng Rusi RFI 175. Kaya, let's go! So, ayun guys, pupunta tayo ngayon sa Rusi, sa may Balanga Diversion para tignan yung yung Rusi RFI 175 nila. So, ayun. Nakita ko kasi kanina yun dun sa nung papunta ako ng Orali, may nakasabayan ako kanina ng nakasakay ng truck. So, ayun. Ayan. Ay, pasensya na guys, kanina naka-off yung audio ko nitong camera. So, nirecording na lang natin ulit dito sa ating phone. Ayan, so, ayun lang guys. Nakita ko siya kanina kasi matagal na rin akong mag-aabang ng Rusi RFI. So, matunog din yung pangalan niya dati pa bago ako kumuha ng NMAX. So, nung nakita ko siya kanina, nagandahan ako sobra. At nilapitan ko yung, actually, maandar kanina yun eh. Nag-overtake lang sa akin yung maliit na truck kanina. So, ayun nga. Thank God. At nung papunta ako ng Orani kanina, bibili ako ng visor doon sa isang kasama namin sa Evo Riders Club Philippines Bataan Chapter. So, yun. Nakita ko kanina, nagulat ako, meron na dito sa Bataan. So, hindi ko na-expect na meron na kaagad yung unit dito. So, yun nga, nakita nyo guys, maluwag yung checkpoint ngayon dito sa Balanga. Pag umaga lang sila, kapag yung mga lalabas papasok dito, pupunta ng palengke, yung may mga market pass, ayun, maluwag na. Hindi na gaya nung dati. Pero kapag sa mga tricycle, medyo nag-i-strict to sila. Tapos, sinecheck nila kung ilan talaga yung mga angkas. So, yun guys. Ayan. Parang balik sa dati ang Balanga City, traffic. Maraming tao sa daan. So, kapag lumalabas tayo guys, maintain lang natin yung yung social distancing natin. Para all good pa rin tayo. Siyempre, wear mask. So, ayun nga pala guys kanina. Nung nasa checkpoint na ako kanina. So, nagmamadali ako kanina kasi magbubukas ako ng shop. Nasapply na ako nung Santa Rosa kanina. So, bumalik lang ulit ako kasi sinita ako nung police bago pa lang ako pumasok na wala daw akong mask. So, kailan na naman tayo. So, balik tayo sa bahay tapos kumuha ako ng face mask. Ayan o, traffic. Ayan, sinit tayo guys. Ayan, laging ganito sa Balanga guys. Kahit sa mga normal na araw. Lunes hanggang Linggo, napaka-traffic pa rin dito. Ayan. Mabagal yung takbo lang natin, guys. So, sa mga, sa mga gaya ko na naglabas sa Transcycle, guys. Wala na pala yung Transcycle dito sa Balanga. Ewan ko saan sila lumipat. Dito kasi yung pwesto nila dati, malapit sa China Bank bago sumapit ng China Bank. So, ayun, hindi ko pa natatanong kung saan sila lumipat. Kasi, ewan ko bakit, uy. Ayan. Honda yung nandito na, ayan, kung makikita nyo guys, yan sa kanan ko. Ayan. Ayan guys. So, Honda na yung nakalagay dyan, hindi na yun yung Transcycle. Ewan ko kung bakit at saan sila lumipat. Kasi, kakapaayos lang ng ng Transcycle. Tapos, biglang nawala yung Transcycle doon. So, hindi ko alam, hahanapin ko pa kasi kailangan kong magbayad itong katapusan ng motor na itong NMAX. Kaya kailangan natin So, ayun guys, malapit na tayo. So, nakalimutan ko talaga isindi yung audio nitong motor kanina. Ayan. Ayan. Ito guys, magkalapit lang dito yung yung mga Acer Vico. Ayan, dyan ko nilabas si Megatron dati pero pareho silang Sumisho na hinuhulugan na motorcycle loom. Ayan, sa ayan, shout out na rin sa mga K-Serv ko. Ayan, mabait din yung mga tao dyan. Ayan, ito guys, dito na tayo sa Rusi. Ayan, nakikita nyo na ba yan guys? Ayan na ang ating pinakaabangan na RFI 175cc. Ayan, pogi-pogi guys. Ayan, hindi lang. So, ayan guys, di ba? Gata. So, ayan, abangan nyo yung vlog ko mamaya guys. So, ayan nga guys, nakita nyo, nagpunta ako sa Rusi kanina. Rusi tuloy. Rusi, Balanga doon sa diversion. Kasi, yun nga, gaya ng sinabi ko, nakita ko yung kanina nung pumunta ako sa
Orani kanina habang nagmumotor ako sa may Marcos Highway ay nakita ko yung Rusi RFI na nakasakay sa truck. So, sad to say guys, hindi ako gaano nakapag-video doon sa pagdalaw natin sa Rusi Motor sa Balanga kasi nga nakausap ko yung manager doon kanina at sinubukan ko na i-please na kung pwede na i-test drive yung unit nila kaso hindi daw pwede. So, ayun na lang guys, nag-tsaga na lang ako sa mga konting clip na binidyo ko kanina nung nandun ako. Pero marami rin sa akin sinabi na mga palabas na mga motor. Soon, itong taon ata or 2021, maraming lalabas na Rusi Motors gaya ng mga 300cc, 400cc. Ayan guys, so pinapa-excite ko lang kayo guys tungkol doon sa mga ilalabas nilang unit. So, uumpisa na natin ang review sa Rusi RFI 125cc. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, sa video na yan, ayan, napakaganda ng Rusi RFI 175cc nila. Ayan, nasabi ko ata 125. So, 175cc guys. So, napakaganda niya. Mas malaki pa siya sa NMAX nung tinabi ko kanina yung NMAX ko. So, napakalaki nung RFI ng Rusi. So, eto na guys yung mga specs niya. So, sinulat ko na lang kasi medyo makakalimutin ako kanina. Nung umuwi ako kaagad kanina, sinulat ko na to para hindi ko makalimutan. Pati yung mga sinabi ng mga nung manager kanina doon. So, napakabait ng mga crew ng Rusi doon. Yung mga mekaniko nila, mga mababait sila lahat. Lalong-lalo na yung si Sir Manager ng Rusi. So, shoutout sa iyo, sir. So, ito yung unang-una na specs na Rusi RFI 175 ay ang yung gauge meter niya guys is napakaganda kasi dual na siya, digital na siya tsaka sa RPM. So yun yung isang nagustuhan ko dun guys. Tsaka mga gaya ng uso ngayong motor, pangalawa natin ay ang keyless. So keyless na rin yung mga motorcycle natin guys, unlike doon sa mga hindi mga past na unit natin. So hindi pa siya keyless. So nakikipagsabayan sa when it comes to marketing. So nag-upgrade sila, kada taon nag-upgrade sila. So, yung ano na rin nila, yung fuel and seat nila is bottom tip na lang siya, guys. So, automatic na siya. Tama ba yung tawag doon? So, pinipindot mo na lang siya. Kaya, automatic na siyang magbubukas. So, ang maganda na rin dito sa RFI is tubeless na siya, harap, likod. So, yung front niya, ang tire niya na sukat is 110 by 70 by 13 at sa likod is 130 by 70 by 13. So, malaki na ito guys yung gulong niya. Parang sa mga Aerox na rin o NMAX. So, yun guys. So, yung stock seat niya guys, ito yung nagustuhan ko eh. So, maganda yung pagkakagawa ng stock seat niya. Tapos, maganda yung tela kanina. Kinapa ko kanina siya. Medyo rough siya. Tapos, ang maganda pa nito guys, meron na siyang backrest. So, kapag may long ride kayo, hindi na problema na sasakit yung likod niyo kasi meron na siyang backrest. So, yung ito pa guys, yung bolts pala niya guys, napansin ko kanina, para na siyang ano, yayamanin. So yun yung ano niya, yung bolts niya, yung para na siyang yayamanin guys. So ito pa, pang lima natin is USB charger na siya. So yun yung maganda guys kapag bumabiyahe tayo. So hindi ko pa sure kasi hindi pa nga natin na-test yung unit. So soon kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, makapag-test drive tayo nung masubukan natin yun. So, lalong-lalo yung mga USB charger na yan. Pag when it comes to wiring, syempre, masailan minsan yung mga motor pagdating sa mga ganyan. So, ito ang pinakamaganda pa dito is ang combi brake system. So, sabi ni boss manager kanina, yung rate ng combi brake system nila, kasi para na nga siyang Honda, is 70-30 yung combination ng brake niya. So, napakaganda yun. Malaking tulong yun sa brake system ng isang motorcycle. So, parang na rin siyang semi-ABS. Yan yung mga ABS-CBN. Sarado ng ABS-CBN. So, ayun guys, yung side stand na rin niya is kill switch na rin yung side stand niya. So, gaya ng mga latest model ngayon ng mga motorcycle since 2018, 2019 and present is kill switch na yung side stand nila. So, ibig sabihin nun, kapag sinestand mo siya, matik na siyang namamatay. So, yung ilan dun, hindi pa alam kung ano yung features nung motor na yun. So, gaya nga ng sinabi ko, guys, RFI 175cc, single overhead cam siya,
air cooled na rin siya, pero unlike doon sa other brand is liquid cooled na. So mas maganda para sa akin yung liquid cooled, lalo kapag gusto pang malayo ang biyahe. So yun lang guys. So FI na rin siya, ibig sabihin fuel injected, automatic CVT, electric and kickstart. So unlike din dun sa ibang mga motorcycle ngayon, yung mga malalaking scooter, wala na siyang kickstarter. So ito meron pa rin siyang kickstart. So ito ang maganda guys, yung fuel capacity niya is 9.5. So ibig sabihin yan, kapag full tank ka, malayo mayarapin mo. Gaya sa NMAX ko guys, pag umuwi ako ng Pangasinan, from Bataan to Pangasinan is 178 km, 6 liters ang fuel capacity na full tank. Kung di ano gamit, 6.3 or 6.4, something like that. So ayun guys, dalawa yung bar na natitira, tatlo o hanggang dalawang bar yung natitira, depende yun sa pika ko. So napakatipid din guys. So isa pa guys is automatic CVT, electric na rin siya, at dual disc brake. Yun, ito yung nagustuhan ko. So napaka-importante yun sa mga motor ngayon, yung mga nilalabas nila, lalong-lalo sa scooter, yung dual disc brake guys. Sa mga ibang motor kasi is drum brake pa lang. So para sa akin, plus points ito ng Rossi na ginawa nilang dual disc brake. So dual shock absorber na rin siya guys. So gaya nung sa NMAX, dalawa na rin yung shock niya, unlike doon sa ibang scooter. So bagay, mas malaki na itong scooter nito, mas malaki nga rin siya kaysa sa NMAX at saka sa Aero. So plus points na rin yun sa kanila sa paglalagay nila ng dual shock absorber. So ayun guys, at ito guys, para sa mga nagtatanong, yung mga wheelbase niya is 1,385 mm. So yun yung haba niya guys. So mas mahaba siya kaysa sa Aerox. Ayan. So yung seat height naman niya is 760 mm. So hindi ko pa kasi siya na-try kanina kasi may mga customer din doon kanina. So hindi ko siya nasubukang sakyan kanina kung mas mataas nga ba siya sa NMAX o mas mataas yung NMAX kasi sa kanya. So ito guys, yung mga color na release nila dito sa Pilipinas, yung iba kasi ayan, ganyan yan guys, ayan, ang dami ng kulay na nilabas nila. So dito sa Pilipinas lang guys, ayan, nilabas lang nila yung blue with combination siya ng silver. So matte colors yan, yung makita ko kanina doon na nakasakay doon sa truck, doon sa may highway. At yung isa naman ay red, para siyang Ferrari red. So hindi pa ako nakita sa personal noon, para siyang Ferrari red pero glossy din siya. Tapos yung yellow kanina, para siyang candy yellow. So maganda yung pagkaka-yellow niya. Para siya yung mga kulay na ginagamit pag sa mga show guys. So ayan, sa mga nagtatanong din guys, ayan, yung cash niya is 90,000 pesos. So 90,000 pesos ba is worth it para doon sa mga specs? Para sa akin is yes. Sa 90,000 pesos guys, naka FI ka na, naka dual shock ka na with CBS, mga ganyan, combi brakes, ayan, combi brake system, etc. Naka digital na siya, keyless na siya. So para sa akin guys, worth it yung 90,000 pesos. So kapag hulugan naman, gaya ko na medyo kapos sa pangkas, so may tuwatanggap din sila ng loan. So ang down payment nila is 10,000 pesos. So ito yung parang pinaka-standard lang nila na pricing. So pwede pa sigurong mas tumaas, depende sa down payment nyo. At magiging depende na rin yun kung sa taas ng down payment nyo, yung magiging monthly basis nyo at sa year. So ang minimum nila is 10,000 na down payment monthly. So yung kinumpute lang nila sa akin kanina is for 3 years. So 3,700 siya. So magiging, kapag updated ka guys, lahat naman ng motor may rebate. So may rebate siya 300 pesos. So magiging 3,400 na lang siya for 3 years. So sulit na rin yun guys. So saan kasi minsan ginagawa kong term 2 years lang talaga kasi parang ang daming iniisip kapag, di ba, kapag 3 years, parang ang tagal-tagal ng panahon kapag ginaantay mo. So, laging 2 years lang yung kinukuha sa motor ko. So, ayun lang guys, sinabi pala ni boss manager kanina, ilalabas na rin nila yung Titan 250 dito sa Pilipinas. So, pumasa yun sa, na-approve yun ng China na i-release dito. So, ayan guys, makikita nyo, yan yung picture niya. So, napaka-cool sa mga gustong magkaroon ng mga parang classic bike style at sa mga mahilig sa mga de-clutch. So
magandang maganda tong motor na to para sa inyo. Sigurado ako sa 250cc na yan is wala naman, hindi naman siguro siya magre-range ng 150 pataas. Oh, so depende na yun sa kanila. So FI na rin yan, guys. At napakaganda, kahit di nyo nabaguhin yan. Ayan, diba? Napakaganda, guys. Kita nyo naman. So ito pa, guys. Nakakalungkot lang na na binalita sa akin yung boss manager kanina na yung ito, guys, yung Taro 400cc. 400cc ba yan? Kung hindi ako nagkakamali. 400cc yung sinabi niya sa akin kanina is bumagsak sa approval ng China na i-release dito yung Taro 400cc nila. So, napakaganda yan. Tignan nyo, guys. Malaki na siya. Tapos, yung upuan niya, baligtad yung... Ewan ko, hindi ako nagagandahan eh. So, kung luwas-wan yan, yun yung parang ayoko kasi baligtad yung pagkakabukas ng upuan niya. Pero maganda pa rin siya, guys. Kasi 400cc na nga siya. So, yun nga. Hindi nga siya na-approve. So, nakakalungkot na kung sana yung sa mga gaya namin na medyo low budgeted sa mga pagdating sa mga motorcycle is good point sa ana yon na syempre magkaroon man lang tayo ng express legal, di ba? So kahit pa, guys. So yung ano pala yung test unit ng ito pa, guys, isang info about Rossi RFI 175. So yung unang ni-release pala dito sa Pilipinas, yung test unit nila is carb type siya, guys, hindi siya fuel injected. So nag-request daw ang China sa Rossi Motors Corporation na kung pwede gawin nilang FI yung unit. So kaya na-approve dahil nagawa naman nila yung request ng China. So maganda yung kinalabasan na nagkaroon tayo ng 175 sa mga Rossi scooters. So makikita nyo naman, guys, dyan sa picture, sa mga pinakita ko sa inyo, napakaganda na nung quality. So ayun lang, hindi masimas ko kanina. Tang ina! Fan din ako ng Rossi kasi nga dati first 3 bikes ko is galing sa Rossi Motors. So ayun pa, guys, yung test unit pala nila, binenta lang nila ng 60,000 pesos sa manager ng Rossi sa Manila Union. So napakaswerte ni sir kasi card type din yon. So para sa akin naman, okay din naman yung card type eh. Yun nga lang, ewan ko kung ano yung malaking kinalamangan ng FI sa card type. So yun lang, guys. Sa hinahanap ko rin pala, guys, yung nakabili ng unit kanina kasi pinunta nila bandang dinalupihan. So ayun, guys, hinahanap ko yung namili nung unang Rossi na RFI dito sa Bataan. So para makontak natin, guys, so kung pa pwede makapag-request tayo na i-test natin yung unit kung gaano yung top speed, kung gaano ba katipid yung gas niya. So soon yan, guys, abangan niyo yan, guys. So hindi kasi tayo nakaabot doon sa demo days nung Rossi, nung nung demo nila. Pwede daw i-drive yun. So hindi kasi ako nakakadalo ngayon sa Rossi. Kanina lang na inganyo ulit akong dumalo kasi nga nakita ko yun. So yun lang. Shout out sa Rossi Balanga branch at napakabait ng mga crew nyo, lalong-lalo na yung mga manager. More powers and keep up the good work. So, ayun lang, guys. Hindi ko na nailista yung mga nagpapa-shout out sa akin. So, shout out na lang sa inyong lahat, guys. So, gaya ng lagi kong sinasabi, happy life, enjoy life, malalampasin natin itong pagsubok na ito. Patapos na ang pandemic, in God's will, magiging masaya tayo lahat, magiging normal din ang lahat, makakapagtrabaho ulit tayo, mas makakapag-vlog na tayo. So, yun lamang, guys. Keep safe and good night!